Sasampal ko sa lahat at Moira is back. Well, you don't have to wait for that, Moira. Dahil ngayon pa lang, I'm going to give you the best welcome treat that you truly deserve. Labis ang tuwa ni Moira na nagawa ni Zoe ng paraan na hindi makapunta si Annalyn sa US dahil itinago nito ang pasaporte ng batang doktora. Habang si Annalyn naman dala-dala ang maleta ay umiyak na kinakomfort ng kanyang lola Susan nang pumunta na ito sa East Ridge Hospital. Pero malakas ang kutob ng lola niya na may kinalaman si Zoe sa pagkawala ng pasaporte ni Annalyn, lalo na ang tingin kay Annalyn ay isang kompetensya sa atensyon ng kanilang tatay RJ. Lalo na rin na may dugong Moira itong si Zoe na gagawin lahat para maitsapwera itong si Annalyn. Pero si Annalyn naman ay sadyang mabait at hindi man lamang pinaghinalaan si Zoe dahil kapatid niya iyon at nakita rin naman kanina na nag-alala sa pagkawala ng kanyang passport. Pero problema nila ngayon ni Lola Susan at ni Annalyn ay hindi pa alam ni Lynette na hindi natuloy papuntang US itong si Annalyn. Samantala, labis ang pasasalamat ni Lynette kay Doc Benetes na hindi lang siya iniligtas sa kamatayan, kundi tagabantay rin ni Lynette. Dumating naman si Michael na selos dahil nga mahal niya pa si Lynette at inakusahan si Doc Benetes na may namagitan na kay Doc Benetes at kay Lynette. Kahit anong paliwanag ni Doc Benetes ay binigwasan pa ito ni Michael ang doktor na pumapapil sa babaeng mahal niya. Nasaksiyan naman lahat ni Doktora Evangelista ang lahat at sinundan si Michael sa labas at nag-offer ng tulong bilang psychiatrist na masama sa katawan ang ginagawa ni Michael na pagkimkim ng galit at selos na nauwi sa depression umano at mukha rin atang tinamaan ang doktora sa cute at gwapong Michael at ini-encourage si Michael na ibalik niya ang pagmamahal niya sa kay Lynette sa ibang babae. Habang si Lynette naman ay biglang nalungkot nang tinawagan ng abogado niya at na-dismiss ang kaso niya laban kay Moira. At natuklasan ni Lynette rin na kaya pala labis-labis ang tulong na ginagawa ni Doc Benetes kay Lynette dahil nakikita ng doktor ang nanay niya sa kay Lynette. At ang ginawang pagtulong ni Doc Benetes kay Lynette ay parang naibigay niya rin ang obligasyon niya sa nanay niya. Samantala, tuluyan ang ipinakita ni Regan ang video kay Ma'am Giselle. Labis ang pagkapuot ni Ma'am Giselle sa hipag sa ginawang paninira sa kanya. Kaya hindi papayag si Giselle na hindi siya makapagiganti kay Moira. Habang si Moira naman ay tuwang-tuwa pagpasok sa Apex at malapit na siya umanong magiging board member ng Apex at ipinagmamalaki pa ito sa mga Apex staff. Pero taliwas ang nangyari dahil dumating si Giselle at isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi bilang welcome back party kay Moira. Nagmaang-maangan pa si Moira pero wala siyang lusot nang ipinakita ni Giselle ang video na binayaran niya nga ang reporter para ikalat ang baho ni Giselle. Matapang pa rin si Moira at hinarap si Giselle at isusumbong niya ito umano kay Robert. Pero sunod-sunod na sampal ang pinakawalan ni Giselle sa kay Moira at iniuto sa gwardya na kaladkad din itong si Moira palabas ng Apex at maigpit na sinabi na ban na si Moira tanyag sa Apex. Pero hindi papayag si Moira na hindi makabalik sa Apex. Ano naman kaya ang gagawin ni Moira para matalo itong si Giselle? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.